Okay mga sir, alam nyo ba, kapag CDI ang motor, mabilis siyang paanda rin kahit wala ng susi, kahit wala kang ginagalaw na ibang parte, doon sa mga pangkaraniwang nirerektahan, aandar yan. Gamit lang yung mga tricks na hindi pangkaraniwan. In less than 10 seconds, mapapaandar nyo na ang mga CDI na motor. Kaya kung importante po sa inyo ang mga motor nyo, panoorin nyo ito. Ngayon, ito po, ginawa ko po ito. Wala po itong intention na masama. Sa maganda lang po tayo. Naisip ko kasi, maraming mga paraan ng pagrerekta ng motor tulad nito. Pag ito inirekta, pagdidikitin nyo lang yung kulay white at saka yung kulay brown. Ayan, yan po yung isang paraan para erekta si Barako. Tapos, dyan na po sa may susian, pwede rin. Pag didikitin nyo rin lang yung sa susian. Ngayon, dyan po, ayan, sa may relay. Dyan sa may relay na yan, pag sasamahin nyo lang yung dalawa, aandar na rin siya. Ayan po yung mga pangkaraniwan. Tapos dito nga, itong susian na ito. Ayan, ganyan po yung tsura niya. Pagsasamahin nyo lang yung white and brown, aandar na rin po yan. Basta sinabing rekta. Mabilis na pong paandar rin yan. Ayan po yung mga pangkaraniwan. Ngayon, meron po ditong mga susian o ignition switch. Tulad na sa Raider, sa GD at sa Barako. Sa Raider po, ayan, dalawa. Basta dalawa po yung wire lang na galing sa ignition switch. Napakadali pong paandarin yan. Kahit walang susi, wala ka ibang gagalawin. Gagamitan mo lang siya ng battery. Yan, dyan naman po sa GD na susian. Hindi nyo po mapapaandar yan dito sa tricks na ito. Basta yun lang pong dalawa kalimitan na wire na susian, yun po ang umaandar. Kapag ka nilagyan nyo nga po ng improvised na battery na may wire, yun, doon na po yan. Naisip ko po ito, parang challenge ko bagay yung sarili ko. Kasi nangyari niyan, meron kasing nawala doon sa aking motor. Sabi ko, paano kung yung motor ko na ang nawala? Kaya nakaisip ako ng ganito. Siguro, tulad yan. Pag isinusi nyo po, syempre, aandar yan, may susi. Ngayon, tatanggalin natin. Para makita nyo rin po kung paano yung pinakamabilis na paraan ng pagpapaandar na walang ginagalaw sa ibang parte. Halimbawa, kung meron ka ng safety na nilagyan nyo ng lock yung safe cover, yun po, hindi nagagalawin yan. Tulad yan, yung side cover po niyan ay nakatakip na. Ito lang po ang gagawin dyan. Yung battery po, in-improvise yan. Nilagyan na ng clip doon sa ground. Tapos itatap na lamang po yan doon sa kulay brown. Yan. Halimbawa po, nilagyan mo yung brown. Tapos, doon po sa may susian, sa may busina, meron po siyang live doon. May positive po siya doon. Yung kulay brown. Ayan, tinanggal ko po yung susi, naka-neutral na siya. Naka-ilaw pa rin yung neutral. Ibig sabihin, aandar na po siya kahit wala yung susi. Ayan, yan po yung pwesto. Halimbawa, pinakamabilis po yun eh. Yan, basta po pagka naitap nyo na nga yung ground and then yung positive ng battery doon sa galing sa susian, yung kulay brown. Halimbawa, sa Kawasaki, kulay brown niya, sa Barako ay meron siyang nakabukas na yan, no, nakaabang siya doon sa busina, yung kulay brown. Yan, pwede nyo pong itap yan dyan. Ako,
Yan po ay aandar na agad. Kaya napakabilis pong paandarin ng ganyang motor. Ayan, oh. Tingnan niya po. Wala akong ginalaw dun sa may side cover. Oops. Dito naman po tayo sa Raider. Ganon din po siya. DCCDA din po ang kanyang gamit. Kaya, ang proseso po niya, ganon din. Ano ba? Ayan po. Sinusi ko na. Siyempre, aandar siya. Kasi may susi. Tapos, pag yan, ginamitan ko rin ng battery na mayroong ground and papunta rin sa live, aandar din po yan. Ngayon, kukuha ko niya ng supply ay dun sa front brake switch po ako kukuha dyan ng supply. Yan. Kaya lang, di, syempre dito tayo sa may Manubela. Kasi kung assuming na mayroong cover ang Raider, kasi maraming bearing siya na eh, ilagay nyo yung ground dun sa Manubela, tapos hanapin nyo yung sa brake switch yung kulay orange. Kasi yun yung positive supply ng sa Suzuki. Ayan o, umilaw na po. Kahit wala siyang susi. Ay, meron pa pala, tatanggalin ko. Ayan o, tinanggal ko na po yung susi, pero nakailaw na. Kasi itinap ko na yung battery dun sa wire ng front brake switch. Ayan. Pag na-itap na po yan dyan, aandar na uli yan. Kaya napakabilis pong paandar yan. Ito po siguro ay ginawa ko itong video ito para paalala lang na napakabilis paandarin. Baka medyo tiwala tayo na hindi mawawala yung motor natin, ay ito po ay isang paraan na maipakita ko po sa inyo na ganyan ang pwedeng gawin para mapaandar yung motor na DCCDI. Pero may pangkontra naman po yan. Lalagyan nyo ng safety switch yung pulser ninyo. Sa bara ko po, kukuha kayo ng safety switch nga. Itatap ninyo rin sa kulay green, white. Yan po yung pulser. Para yan, pulser po yan yung green, white. Para gawin man po yung technique na yan, hindi pa rin naandar kung nakapatay yung switch ninyo na inilagay or safety switch na inilagay dyan sa motor ninyo. Kayo na po ang bahala kung sa inyo ipipwesto yung sa, kayo lang po ang nakakaalam para safety nga. Sa Raider naman po, kukuhain nyo rin ay yung kulay blue and yellow. Tapos iba body ground nyo. Yan. Tapos pag naka body ground na siya, yun, hindi nagagana yan kahit erecta pa yan na galing gamit ang battery. Yan dyan po sa kulay blue and yellow. Yan po ang pulsar niya. Yan po yung pinaka-safe na lagyan ng safety switch para hindi mapaandar yung motor. Pwede nyo rin pong i-share doon sa mga kakilala ninyo. Hanggang dito na lamang po. Marami pong salamat at God bless. Sana po ay nakatulong ito. Subscribe na rin po.